Yan, sarado pa tayo. Magse-set up na tayo ng ating ice cream. Yan. Tayo ay mag-o-open na. So, yan, se-set up na natin. Pasok natin yung oring dun sa loob. Ito, lalagyan natin to ng ano dito, ng grease. Food grade. Ito. Kasi pag hindi mo siya nilagyan, yung o-ring niya magagasgas. So, lalagyan na natin siya dyan ng ice cream. So, magtitimpla muna tayo ng ating ice cream. Let's go! Ito guys, yung ating ano ice cream powder, yan. Okay. Isang kilo po ito at half kilo lang muna yung ating gagamitin. So, magtitimbang ako dito ng kalahati. So, tatara natin yan. Okay. So, titimbang muna tayo dito ng kalahati. So, yun, okay na. Kalahati na siya. So, ito namang natira. Mamaya natin siya titimplahin kapag kinulang tayo. So, ito muna. Then, ang kalahati nito, ito kalahati, ang equivalent ng tubig nito is 1.75 yung tubig natin. So, pag isang kilo, ang gagamitin natin tubig is 2.5. So, yan. Titimplahin ko na siya dito. Yan. Tapos, siyempre, gagamitan natin siya ng ating mixer. Yan. Imi-mix lang natin siya. Kung walang mixer, pwede din namang whirlwiz. Pero mas gusto ko kasi mini-mixer para mix na mix talaga siya. Then, yun, okay na. Pwede na natin siyang ilagay dito sa ating ice cream machine. So, yun. Then, syempre, bubuhayin na natin itong ating ABR. Yun. Okay, tapos, switch on na natin itong ating ice cream. Yun, buhay na siya. Okay. Then, next na natin, syempre, itong ating, minix natin kaninang ice cream.
Yan. Okay na. Then, syempre, tatakpan na natin siya, no? And, pagtakip natin, pipindutin na natin itong produce. Yan. Pipindutin na natin itong produce. Yan. Tapos yan, naantayin na lang natin ito mag 100%, then okay na. Pwede na natin i-serve yung ating ice cream. Then, ilalabas natin yung ating mga syrup sa rep. Yan. Yan. Yan, meron tayong laging coke. Pang coke float, tapos pang mga blueberry natin, strawberry float yan. So, kunin natin dito ito, ating lychee. Tapos itong green apple, itong ating blue lemonade yan, tapos yung ating chocolate to eh, tapos strawberry and blueberry, then yung ating ube yan. Wala na yung ating ano eh, wala na yung ating caramel yan, no? Hindi pa ako nakakabili, medyo mahal kasi yung caramel ngayon. So yan, ang ice cream natin ay ano na, 52%. Ayan. So wait lang natin siya mag 100. Pag nag 100 na siya, automatic mamamatay na yung ating ice cream machine. And pwede na siya. Pwede na siya i-dispense dito. Ayan, 100% na siya. Yun, matay na. Vanilla. Lima, ilang? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Anong syrup mo? Chocolate. So yan, meron tayong first customer na. So maglilinis-linis muna ako dito sa paligid para medyo okay naman tingnan yung ating ice cream shop. Sa mga nagpaplano, no, na subukan itong ganitong klaseng business, no, kung may pampuhunan naman kayo, pambili kayo ng ganitong ice cream machine, huwag na kayo magdalawang isip. Subukan nyo na kasi maganda talaga siya. Profitable talaga siya. Talagang kikita kayo dito. Mga ilang buwan lang, no, mga 3 months, 4 months, no, mababawi nyo siya. Depende yan sa sales nyo o sa pagtatayuan nyo ng ice cream shop, no. Mas the best talaga is yung ice cream shop nyo is malapit sa ano, sa school. Yan. Baka
hindi lang 30,000 a month yung kitain nyo dyan kung nasa tabi kayo ng school, no? O malapit kayo sa school, kasi syempre daming estudyante, daming bata. Or sa school ng mga high school yan. Yun, okay siya, maganda siya. So, the best talaga ang ice cream, soft serve ice cream.